humanap ng pagkakakitaan. At then, Rick, yun yung mga day-old na loans na ito man niya, kaya nilalagyan ng... Magnegosyo sa bakuran. May seed yan na bunga, di ba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Ipili ang ating programa kasi doon. Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo So, at Doc Sosie De Leon. Agree. Magandang araw, ako po si Amy Boyko at dito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, kasama ko po ang ating dalugkasang veterinaryo na si Doc Sosie De Leon at ating napakagandang veterinaryo na may malaking puso sa agrikultura, si Doktora Corazon Occidental. Hello po! Agree ako dyan, Amy. Pero pwede rin pagpalitin. Isang napakaganda si Doc Vero at ako din. Ay, si Doc Sosie at ako naman ang dalubas. Anyway, Doc Sosie, long time no see po. Ana, Amy, thank you ulit. Ang magandang balita po, Doc Sosie, Amy, ay parang season finale na ng ating season 2 ang episode na ito. At sana, ayun, nakatulong tayo sa pagpapalaganap nga ng agrikultura. Opo. Alam mo, yes, Amy, alam mo, Dr. Cora, sana naman tayo ay nag-share, ano? Sana naman may mag-text man lang sa atin o malaman natin na naging successful sila. And I'm sure meron. Para naman, parang naman konsuelo naman natin, ay, kami naging matagumpay sa ganito. Ay, salamat sa mga napulot namin sa inyo, di ba? Pero kahit konti lang yan, go tayo. Magtumulong tayo sa kanila. Yes. Actually, Doc Sosie, may mga nag-message sa atin. Maganda po yung episode ngayon. Ako nakikita ko dun sa mga comment section. Kaya natutuwa din po ako na medyo nape-pay off naman yung ating hard work. ako naman, sir, nakikita ko na sinusubaybayan ko yung number of views. So, padami ang number of views sa Facebook at sa YouTube. So, maganda na rin panimula. Ibig sabihin, nakikinig. At yun nga, patuloy lang tayo mag-campaign. Eventually, i-apply nila yan. At saka, yun, appreciative sila lahat. Yes. Ang tanong ko lang sa inyong dalawa, itong season 2 natin, ano, at saka ano naman ang favorite ninyo? Saan kayo nagkaroon ng interest? Ganda yan. Ako madami. Pero kung ako naman, mauna ka na. Kasi ako lagi nandito eh. Madami. Halos lahat favorite. Pero particular ako dun sa pag-iitlog, yung lahat ng klaseng ducks na hinose ni Doc Sosie, di ba? And yung mga root crops. Yung mga root crops na hinose ko naman. Si Batanggedyo, yes! Turmeric, yan. Yeah, ikaw naman, Amy. Yes. Ako po, madami kasi halos lahat. Sobrang eye-opener po sa madami akin. Madaming episode din na nag-solo flight kayo, no? Nag-solo po eh. Guilty kami ni Doc Sosie. Pero nanonood kami. Oo nga. Pero nakakatuwa kasi, Doktora, iba-ibang klase ng salik ng agrikultura yung na-touch natin. Tapos meron pa tayong maganda na na-i-guess po, yung ating natural dye. Ito ay traditional na paggawa po ng mga kulay sa pamagitan po ng puno ng mahogani, ng labunti. Alam mo yun, Doktora, nakakatuwa, nakaka-adip. Nanonoodin ko din yan. Yung fire tree at saka po yung dahon ng face pan dahon, nakalimutan ko eh. Pignay ata yun, pero yun yung nag-create sila ng kulay. Yan ay mga ginagawa po ng taga-Apra. Nakakatuwa sa Malangan, layo-layo. Yan, explore pa natin yan, Amy. At saka isang i-explore natin yung home food preservation. Yes! Yan. Maganda rin explore yan. Kasi, Doc Sosie, di ba, ang daming mga produce minsan. Nasasayang lang tinatapon natin. So, dapat matutunan natin kung paano ito i-process. At hindi lang yan, Doc. Meron pa tayong pinuntahan ng mga agri-tourism farm. So, magaganda sa develop mga integrated farm. Yung mga, naalala mo yun, Doc Sosie, yung pinuntahan natin na vermicompost. Yung mga African nightcrawler. Sobrang linis doon sa Villegas Farm. At ito lang po yung katatapos ko lang po napuntahan, ma-share ko lang po. Gumagawa po sila ng mga food supplement at herbal medicine. Sila po ang kauna-unang organic at pinakamalaking farm
dito sa ating bansa. Sila po nagsusuplay ng askok na gunti. Yan, na-feature natin sila dito sa ating show. Bakit? Ibig ba sabihin, tapos na ang season 2 natin? Parang noon lang ah. At magkakaroon tayo ng season 3? Magkakaroon tayo ng season 3? Yan! Di ba, Dok? So, say gusto mo interaction? So, sa season 3, magkakaroon po tayo ng interaction sa mga may mga katanungan. Eh, send nyo na po sa amin in advance yung mga tanong nyo para pag may guest kami, itudugtong na lang namin dun sa amin. So, itatanong na namin para sa inyo. Yan yung isa sa ating gagawin. At sana sa season 3, medyo maluwag na, medyo bakunado na tayo para makapag-location shooting naman tayo. Iba pa rin yung mga, nag-discuss tayo, nasa harapan natin yung itinidiscuss natin. Yes. Kabakunahan ka na ba, doktora? Yes, sir. Kayo doktora po. Na. Apo, two shots. Two shots ka na. Ikaw. Ako, kayo. Two shots na. Ayun, two shots pwede na. Baka pwede ka rin sa season 3, makapasyal. Wala pa po ako. Wala pa. Wala pa eh. Wala pa senior eh. So next sige. Time, Dokora, Dok Sosie, pwede na tayo makapunta dun sa Rapid 3 ni Dok Sosie. Oo, anytime. At saka mas maganda sana yung hindi nagkaganitong pandemya para on the spot na i-interview natin. Pero may season 3 tayo ha? May season 3 ha? Yes, may season 3 tayo. Abangan yan ang ating mga kababayan. Well, sayang wala ka dito si Casendo. Gusto ko din makapunta sa farm ni Casendo. Pupuntahan natin yan. Pupuntahan din natin, Amy. Maligipot okay. Po natin. So, yan. Abangan po yan ang ating mga kababayan. So, season 3, malapit na po. Hinatapos na lang namin yung ating meeting po tayo next time. Lokoran po. Para sa season 3. So, yan. So, abangan po yan ang ating mga kababayan. Tatalon muna ako kasi ngayong episode po natin, pag-usapan po natin, ay pagbababuyan. So, meron po tayong mga kasama mamaya na eksperto na magpapaliwanag sa atin kung ano ba yung repopulation at ano ba yung biosecurity. Saka, nasan na ba tayo ngayon dito sa laban natin sa ASF? Abangan niyo po yan. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Dok Cora, tuloy-tuloy pa rin po ang usapan natin. Kahapon meron tayong nakausap po na eksperto sa pagbababoy. Ngayon po, meron ulit tayong mga kasama na another expert. Sino po ka? Yes, Amy. Maraming salamat. Ikinagagal akong ipakilala ang ating magiging guest ngayong araw na ito. Siya po ay si Dr. Raul Vero, Specialty Board Member ng Philippine College of Swine Practitioners. Siya rin po ay project leader ng Philippine Swine Foundation Swine Monitoring Project or yung /Picard. Sa kasalukuyan, si Dr. Vero po ay maraming hinahawakan na consultancies, mga semi-commercial at commercial piggery farms dito sa Luzon at sa Visayas, Mindanao. Siya po ay aking kaklase nung college, kaibigan at kumpare. Na kagaya po ng guest natin kahapon ay meron ding malaking puso para sa agrikultura, especially sa pagbababoy. Magandang hapon, Dok Vero. Welcome at maraming salamat sa pag-guest mo sa amin ngayong araw na ito. Hi! Magandang hapon din, Dr. Cora and Miss Amy. Hello po! Dok, kasama din po natin si Dok Sosie ngayong oras, sa oras na ito. Hi, hello! Dok magandang Sosie. Hapon! Brother, good afternoon po. Kumusta kayo? So, ayan. So, dumami tayo dito sa atin. Dumami po tayo. Pero, Dok Raul, ang tanong ko, at ito ay sigurado ang tanong din ng karamihan. Ating pag-uusapan po ay pagbababoy. Meron pa bang baboy sa ating bansa? Oo naman. Dahil sa mapamuksang ASF na yan. Yeah. Marami kasing katanungan ang karamihan dyan. Kasi puro imports yung nadidinig eh. Kaya meron pa pang baboy. Yes. As a follow-up question naman, Doc, may baboy, maraming salamat naman at marami pang baboy. Ano naman po ang maibabalita ninyo tungkol sa status ng ASF sa kasalukuyan? Yes, okay. Thanks sa question. Yung tanong na may baboy pa ba, napakagandang tanong niya na ang talagang makakasagot ay yung ano ang nakikita mo sa kalsada. Kasi madalas yung biyahero ang makikita mo.
pagka may hinahangot pa. Pagka may makikita ka sa North Luzon, sa NLEX, at saka sa SLEX na yung biyaherong may laman ang baboy, that means makikita mo may baboy pa. Okay. Of course, yung hindi natin nakikita, yung importation, ano, kasi syempre sa pier yan, eh, sa pier yan pumapasok. Pero sa locally, pag ganyan ang question, yes, marami pa naman yung nakikita ang baboy madalas dito sa South Luzon. Bumabiyahe yan, ano, sa highway. Yung mga sa Visayas, Mindanao, while sinasabi nating nagkakaroon din sila ng mga breaks during the past year, pero mas maaga nilang na-contain yun, eh. Maaga na-control yung sakit na yun. Kahit this year, may mga nabanggit na meron dyan sa Visayas. Pero mas mabilis na ngayon, eh, ang pag-control nila. Marami nang natutunan sa mga nakaraang taon na mga experience sa pag-handle nito. Ayun. So mas marami na pong nagkakaroon na ng sasabihin nating expertise, sabihin na natin ang ibig, ang ibig bang sabihin, Doc Vero, na yung mga naunang tinamaan, pero magandang balita, Amy, marami pang baboy. So, Doc Vero, yung mga naunang tinamaan na dito sa Luzon, lalo na sa North Luzon nga, after more than a year na rin, eh, di ba, nakikitaan pa ba natin sila ng malaking pag-asa na makabalik? Unti-unti, eh, nakikita na natin this year yung pagbabalik na nila. At paano na natin masabing nagbabalik, nakikita mo yung interest, yung inquiry, yung pakikipag-usap na sa mga supplier ng breeder pigs, that's most especially, yun yung mga aspect na makikita mong nandun na yung interest. Yung pag nakakarinig ka na nagsaswab test ang isang farm at nagne-negative siya, ang ganda na nung pakinggan na ganung negative. Ibig sabihin ay babalik na siya. Pagka nagpi-PCR. Yeah, yun yung ibig sabihin, ready na siya to do the sentinel pig. Yun yung ibig sabihin nun. So, ang ano kasi Miss Amy, ang tinatawag nating prerequisite para ka magkaroon ng sentinel pig ay kailangan meron ka munang negative sa swab test. Dapat munang masigurado natin na yung kulungan, yung building, yung mga kulungan, yung mga kanal, yung mga nipple drinker ng babuyan, yung feeder, yung pasilyo, pasingit nga, tama, napakagandang approach nga niyan sa pagbabalik o pagre-repopulate, yung pagsuswabing. Eh, matanong ko, readily available pa naman na ating mga test kits? Sa mga nakaraang 2 taon, may mga marami-raming company yan na mga diagnostics laboratory or companies na nag-re-register ng kanilang mga test kits. Although 2 o 3 yung na-register last year, ngayon taon na to, may mga nadagdag na 2, mga rapid antigen antibody test. Although alam natin na siyempre, yung PCR is the gold standard, kami naman, iilan sa amin, karamihan sa amin sa PCSP, mas na-attach na kami dun sa pag sinabing swab test, meron na kaming mga rapid test or mga tinatawag namin nano gold test na ginagamit namin sa field ngayon, eh, para ma-clear yung swab. That is a PCSP direction or endorse na mga programa. Tapos pag baboy naman ang involved, pini-PCR namin. Ngayon, meron na kasing PCR na field test. Dati kasi, lagi yung nasa laboratory na ginagawa. So ngayon, may mga chance na makakapag-bit-bit ka na nitong device na to at nagagawa na mismong dun sa mismong sa farm na paggagawa natin ng testing. So yun yung mga importanteng mga part ng examination before tayo magkaroon ng repopulation. Thank you, Doc Vero. So, ayun nga, repopulation o yung pagbabalik sa pag-aalaga ng baboy, hindi ba? So, unang approach, sisiguraduhin na negative na sa nakakatakot na ASF virus through yung swabbing, test kits, and all. So, Doc, pwede bang tulungan mo rin kaming magpaliwanag sa ating mga taga-subaybay? Kasi ang susunod dyan ay yung tinatawag na biosecurity. Yeah, actually po, yung biosecurity ang pinaka byword ngayon para sa mga mag-repopulate.
napakalaking component po siya ng repopulation. Ano-ano ba ang mga laman ng biosecurity? Kasi pagka i-express mo yung biosecurity, that is bio, life, security. So, life ng baboy, life ng animal na kailangan ma-make sure natin na nagawa yung mga dapat gawin na mga procedure or practices para ready-ready na talagang i-repopulate ang isang farm. So, although kami sa PCSP meron kaming table dyan ano, na pinapasunod at ang LGU or Department of Agriculture po ay meron na nitong endorsement na galing din sa, of course, recommended ng PCSP na ito po ay ginagawa na. So ano-ano ba yung mga biosecurity? Malawak na procedure po ito na maraming involvement. Number one, na-repair na ba ang mga kulungan, ang pakainan, ang inuman at iba pa? Naglinis at nagdisinfekta na ba dun sa farm right after noong huling pagkaroon ng depopulation o yung wala na yung baboy? Nakapag-install na po ba ng mga bakod or fence para sa farm premises? So, labas, sa loob, meron na ba noon? Kailangan ho kasi yun. Yun yung mga kailanganin ng gobyerno. Na-install na po ba ang mga net? Alam nyo yung net, hindi po lahat ng farm meron yan eh. Pero dahil sa proposal ng PCSP, ay kailangan pong malagyan ng net ito para po maiwasan ang pagpasok ng mga wild birds or yung mga ibon na maaring nagdadala nung bacteria or yung virus ng ASF. Now, nare-regular clean na ba po at disinfect ang kulungan? At nakapag-water or chlorination na po ba sa mga source ng water, ng tubig? So, mahalaga po yun kasi nandoon po yung tinatawag na key to towards prevention ng sakit. Kasi po, hindi nyo natatanong, yun pong tubig at saka kanal po sa isang infected farm, yan ang madalas nagpa-positive po dun sa aming swab test na ginagawa. So mahalaga po itong aspetong to, na tututukan po natin itong aspetong to. Yun po yung preparation. Eto na ngayon, papunta na tayo dun sa part ng biosecurity. Kailangan po ngayon, mamaliit ang piggery mo, ma-medium ang size ang piggery mo, at malaki ang piggery mo, implement po talaga natin dapat yung shower in, shower out. Ano bang ibig sabihin po nito? Kailangan po talagang pag kumas. So, required yun, kumbaga, Doc, highly recommended. Dapat med, kahit maliit lang ang farm, may shower in, shower out. Nakaka-challenge din talaga sa lahat kasi sasabihin ng mga backyard, backyard lang naman kami, hindi na namin kailangang maligo. Yun nga pumasok. Eh. Pero po hindi na, nagkasundo niya. Nagkasundo na po ang Department of Agriculture through recommendation ng PCSP at na-implement ang LGU. Dapat po talaga maliligo bago pumasok sa farm. Maliligo din bago lumabas ng farm premises para po hindi rin tayo makakapagkalat ng kung anumang microbio. Dito po, hindi lang po sa ASF ang objective ng mga kinaukulan or mga veterinaryo po, kundi sa lahat na po ng sakit para simulan na natin na mag-implement ng tamang paraan. So ligo po pagpasok, ligo po paglabas. Number ng next po, kailangan po siyempre iba ang damit at iba po ang tsinelas o sapatos o boots ang kailangan pong gamitin sa loob ng babuyan. Hindi po pwedeng yung dati nating na panglabas natin ay yun din ang pangloob. Doc, excuse me, naalala ko sa mga advices yes. mo. Naisip ko parang magki-create ng bubble kumbaga sa pandemic, ano? Talagang mayroong safe para safe na safe ang loob ng babuya, magki-create tayo ng bubble. Lalabas ka, palit ka ng damit, shower. Yes, Doc. Yan eh, point of view ng mga private consultants na gaya mo. So, ang tanong ko dyan, pati kay Doc Sosi, yeah. baka pwede sumagot. Meron ba tayong mga nararamdaman ng mga programa ng gobyerno o yung coordination ng Bureau of Animal Industry, mga programang pwedeng masuportahan natin sa private sector para mas madaling ma-encourage ang pag-aalaga ng baboy? Doc Cora, at saka Miss Amy, at saka Doc Sosi, ako kasi parati akong
dikit ni Doc Mac sa mga programa niya ng ASN yes. Pantay sa Barangay. At ang PCSE, so, madalas yes, ay may coordination. Madalas ko, Doktora Cora, nasusundan itong Batangas. Ito, sorry, talagang makapagbigay ako ng highlight on the Batangas area. Kasi nandun din yung ITCPH, eh, madalas din po ako nagle-lecture doon. Tapos tumutulong din kami kasi sa PCSP doon nang magkaroon ng training on blood collection sa kanila. Ay, excuse, mga Doc. Nilang, Doc, excuse. Barangay Biosecurity Officer. Yes. Doc, para sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, yung sinasabi mong ITCPH sa Batangas ay parang branch yan ng Department of Agriculture, pero may link sa international training, ITCPH, di ba? International training for pig and husbandry. Ang maganda dito, by the way, yung pong ano, no, Philippine College of Swine Practitioners, yung po yung grupo ng mga binubuo ng mga 30-40 na mga swine practitioners dito sa Pilipinas. Iba-iba po ang aming kind of practices, pero ano po yun, talagang may kanya-kanyang expertise. May isa po magaling sa laboratorio, diagnostics, may magaling po sa pathology, sa mga field na sakit, may magaling po sa management, may magaling po sa pag-handle ng mga ika nga, live animals. So may pathology, may pharmacology, may magagaling po sa mga gamot, sa mga vaccination, sa diagnostic. So iba-iba po ang mga expertise, kaya pagsama-sama po rito, kaya nakaka-advantage ho kasi yan, may professor pa kami. So may ganun po, no? So magandang grupo ito. At parang lumabas na rin pong nakakapag-advise na rin po sa government tungkol dito. So balik-hulit ako dun sa aking sinabi sa Batangas. Ang ganda ho kasi ng coordination dun ng Batangas Provincial Office of the Provincial Vet, yung regional office. Meron pong collaboration eh. Kaya dito po nagkaroon ng regular coordination meeting. Yung pong program nila eh, nagpalawak sila ng quarantine practices, disinfection practices, kasama rin po kami doon, swab test, kasama, tumutulong din po kami doon. Madalas kami umikot sa mga... Excuse, Doc. Maganda naman ang cooperation ng mga taga-Batangas so far sa private at sa government sectors na ito. Lagi po kasi kami kasama sa meeting nila doon sa mga Office of the Provincial Vet. Kasama rin po yung kanilang mga municipalities, mga municipal agricultural officers, nakakasama yung mga city vets. So lagi po na nabibigyan din kami ng update sa kanila kung ano na nangyari. Kaya napakagandang project na lagi pong may coordination, may cooperation. Kaya pag sinabi po ng Batangas, kailangan po namin ng tulong ng PCSP sa swab test dito sa bayan ng San Juan. So kami po ay nagpapadala ng mga representatives namin. Of course kami, nagpapatulong din po kami sa mga animal health companies, ano, kasi maraming experts po doon. Hindi lang sa swab, kundi po pati sa pag-collect ng dugo. Marami pong magagaling doon na mga, even nagpapaturo din po lahat sa mga blood collection, sa mga paano itali ang mga baboy para po makapag-collect ng blood. So lahat po, no? Pati diagnostics, at napaka-busy po lahat ng sa gobyerno at sa private sector para po gawin ito. So yun, Doktora, ang nakikita kung nagiging successful, alam nyo bang yung mga word nila po, dan mga exit to quarantine. So doon ko po naririnig sa kanila yon. Kasi po, na nakikita nga namin na once na magne-negative ang isang backyard farm doon po sa ASF, na napag-aralan, na discuss po yun ng Office of the Provincial Vet and the Municipal Agricultural Officers, and then nagde-decide po sila na mag-negative status na po yung area. Example lang po, sa pagkakalap ko yung Lipa na declare na po nilang ASF negative status. Ba? So ano maganda? Ganda yung kong ITCPH, yeah, ITCPH,
Yeah, yung ITCPH na may mga baboy pong available kasama po sa programa na sila po ang nagdi-dispatch ng mga winlings nila, dinadala po dun sa kanilang mga recipients na tinutulungan sa nila ibang lugar. Which is maganda. Yeah, nagsaswab test din po ang commercial farm. Now, oras po nagde-negative sila, nabibigyan na rin sila ng permit o go signal para po mag-repopulate naman. So, nagpaparating na rin po ng mga replacement guilds or mga winlings, yung karamihan din pong farm doon. So, pag nakikita ko po yung mga ganong senaryo, nafe-feel ko po na hindi magtatagal pagka mabalik na rin po ulit ang ating swine population na dati na nating hinahangad na bumabalik na ulit. Salamat sa mga encouragement, sa mga encouragement at saka sa mga paliwanag tungkol sa magagandang magagandang approach panimula sa pagbabalik ng pagbababoy. Bilang private sector, hindi ba? Private sector si Doc Sosi, si Doc Vero, private consultant ng mga commercial at semi-commercial na private. At so far, maganda naman yung pag-asang naririnig natin dahil basta magandang coordination sa mga LGU vets, provincial vets. So, saan pa kaya tayo naman? Kasi kailangan tulungan din natin yung mga backyard racers para maging successful din sila sa hog racing, di ba? Paano magkakaroon ng magandang coordination yung mga backyard at yung mga malalaking farm? Yes, ganito kasi yun, sa nakikita ko sa field. Dalawa namang sector po ang gusto pa agad maglagay ng baboy eh. While ang commercial farm ay gustong-gustong maglagay na ng baboy, lagi rin yung nakikita na ang backyard po ay gusto rin namang maglagay na rin agad ng baboy. Di siyempre, pareho po yung parehong pangkabuhayan. Hindi mapipigil eh. Alam natin pareho na. Oo. Una-una sa lahat, sa backyard, importante talagang kasama po sa regular source of income. So talaga pong, siyempre, lagi pong inaasahan yan. Lagi pong part sa kanilang pangkabuhayan Pilipino culture, kanilang lugar, yes. No? Sa mga anak, sa pamilya, Filipino culture. Yun nga po, ang commercial farm, gusto na rin po talagang bumalik kasi siyempre, ang laki po ng perang or pangkabuhayang nawala, ano? At hindi lang po para sa sarili nila. Lalo natin hong titingnan, yun hong mga taong nagtatrabaho sa kanila. Alam nyo, naaawa ako sa pagsaswab test namin sa iba-ibang lugar, lalo na po yung Batangas, di ba ho, maraming cooperative doon. Yung example, yung CDC, no? Na pag umikot ka doon sa lugar na yun, sa town na yun, ng Soro-Soro, eh lahat halos ng bahay, ang likuran ay puro baboyan. Eh pagka pinuntahan namin yun, puro empty, parang ang tahimik masyado ng kapaligiran. Parang feel na feel mo yung mga tao na nandun lang nakaupo sa gilid, nag-aantay lang daw sila kung kailan ulit mag-aalaga. Yung iba naman nagtatanim na lang ng halaman or kung ano man. Pero siyempre pansamantala lang po yun kasi talagang mas inaantay na nilang magkaroon na po ng sigla sa pamagitan ng pag-alaga ng baboy. So, nakakalungkot, Dr. Cora, Miss Amy, Dr. Sosie, noong nag-iikot kami sa Batangas for that, no? Kasi di ba doon maraming backyard, maraming cooperative, marami rin commercial farm. So, na-feel ko po yung need talaga nila ng suporta. Natutuwa nga sila, Dr. Cora, noong nagne-negative doon sa swab test eh. So, tuwang-tuwa kasi makakabalik na naman ulit. At sino pa pong apektado yung feed mill? Yung feed millers po, nagpo-produce ng feed yun para sa commercial, para sa semi-commercial, at para din sa backyard. Alam nyo, kagandahan po dun sa Batangas, even yung maliliit na population or backyard, kumukuha po sila ng commercial feeds, yung mga feeds galing sa feed mill ng Batangas. So, nakakatuwa, alam nyo ba, Dokor, ang experience ko dun, hindi pala sila nagpapakain ng kaning baboy. Napakagandang suportahan ng programang ganito. Naturuan na nila ang backyard. Yes. Ano, Doc? Doc, so yeah. Maganda ang balita sa Batangas. Yes, Doc. Alam nyo po. Palagay ko susunod na rin dyan ang mga ibang probinsya na nakikitaan na ng pag-asa, ng pagbabalik sa pag-aalaga ng baboy. An
ano, may tanong po ako, Dok Raul. Kasi diba, parang, saan mga kulikwento ko eh, parang yes, talaga nakakulikwento na. Pero meron pa rin yung mga challenges sa kagap eh. Bakit hindi natin may pagtuloy-tuloy? Ay, Batangas. Pero gusto ko makita sana hanggang Bulacan na eh, kay Dok Sosie eh. Kasi yan, marami talagang babuyan din dyan. Maraming tumigil. So, napakadaming tumigil sa Bulacan. Maraming nagsipagtigilan din po sa Bulacan. Parang, ano po yung mga challenges sa kayong gap na na-encounter natin para magpa-repopulate ang ating mga kasamaan sa pagbababoy niya? Alam mo, yung iisip na yan, nightmare yan sa mga farmer eh. Number one, hindi naman sa kinukuha ko yung repopulation. Ano ha? Tinan mo, nag-swab ka, negative, naglagay ka ng baboy, eh yung mga bihero na pupunta sa iyo, lahat ba yun? Suswabing ba yun? Lahat ba yun ay dadaan sa tamang disinfection? Kung tamaan ka, meron na bang bakuna? Kaya marami pa rin nag-agam-agam na hindi mag-repopulate dahil may walang bakuna. Isusugal mo ba yan? Number one. Number, wala na puhunan eh. Ubus na eh. Tangay na lahat eh. Utang na lang natitira eh sa mga kumpanya at nakakahiya. Eh, paano mag-aalaga ka? Pag-aalaga mo ulit, pagbalik mo, tinamaan ka ulit. Aba, akin yun para malaman mo. Yes. Sa amin, yung grupo namin, may nagpakamatay ah, nagbigti. Nagbigti siya lang talaga, patay. Dahil tinamaan siya ng ASF. Sige, so, malaking dagok talaga yung yan yung ASF. Other side. Yan yung other side. May mga sa other side, may mga nagtutulungan, nagpipilit ibalik. Ito naman yung isang reality rin naman na talagang magse-second thought ka muna dahil sa mga na-experience nilang ganyang pagsubok. So, sana mag-meet halfway na eventually ma-realize din naman na wala rin namang ibang pupuntahan. Dok, so si parang ang feeling ko, especially sa Bulacan at sa mga kasamahan natin doon, talagang babang-baba na eh. Wala nang pupuntahan. Paangat na rin naman siguro. Babalik at babalik. Dok, Raul, bago tayo mag-break to, meron ako nadidinig yung ivermectin. Pwede ba natin pag-usapan yan? Natin pagbabalik po yan. Ito po ang agree ako dyan. Thank you. Babalik ko ang agree ako dyan. Dok Raul, kasi sabi mo ka parang COVID lang yung nangyayari dito sa ASF, no? Ang daming proseso para sa vaccine, ang daming swab test, rapid test. Kala ko nga kanina COVID yung pinag-uusapan natin kasi halos yung mga terms ay pareho. Pero itong COVID, eh, merong isang gamot na umalingaw-ngaw, no? Na galing din sa atin, sa agri. Ito nga yung ivermectin. Yeah. So, tama ba ako doon, Cora? Ivermectin? Ivermectin. Ivermectin. Tin, yan. Ivermectin. Yes, opo. So, ito ba, eh, kasi parang sa mga lumalabas din ng mga balibalita, just to clarify lang, no? Meron ba itong nagagawa para sa ating mga alaga para dito sa ASF? Sino sasagot? Dok Sosie muna? O ako na? Ikaw na. Ako muna. Ah, sige, ako, si Sir. Through my experience at gusto ko malaman din ng mga viewers natin. Ako, 32 years nag-alaga ng baboy ha. Dahil lagi akong gumagamit ng ivermectin, nakakita ng bulate. Although minsan nakakita ako ng galis, pero ang daling kontrolin. At ganoon din ngayon nagawa ako sa rabbit. May treatment for mange o yung mangge na tinatawag nila sa rabbit. Very effective ang ivermectin. Of course, dapat nasa tamang dosage. Dahil pag medyo sumobra ka, let's say sa amin sa rabbit, nagkakaroon ng intoxication ng liver. Pero very, very effective. Ang tagal na yung gamot na yan. Opo. Tamang, so, tamang sa palagay dosage, mo ba ito pwede siya sa ASF? Tamang dosage at tamang indication. Yun ang point ni Dok Sosie. So, hindi naman siya indicated sa ASF. Ikaw, Dok Bero, agree ako kay Sir. Yeah, agree ako kay Dok Sosie. Kasi, ilan na ba? Mula din ho, nasa farm na ako, 38 years ago na rin. No? Although, mas bata ako kay Dok Sosie. Nauna lang ako. Na isang taon, medyo. Malaki so, lang. Kasi ano eh, ano natin yan, idol natin yan sa companion animal, di ba? Yan ang mga nagturo sa akin paano mag-IV, mga pag sa surgery, mga gano'n, no? Pero talaga namang pagka-graduate, isang babuyan na agad ako eh. Kahit na hindi pa ako graduate, isang babuyan na kasi ako eh. Kaya minsan, so ganun ano, no? So anyway, yung ivermectin, kasi galing-galing pa sa ano yan eh. MSD Agvet, Merck Agvet pa nung araw yan eh. So, yet 30-40 years na rin sa market yung ivermectin.
Nagsimula yan, siyempre, doon sa injectable ivermectin. May brand yan, ano? Hindi ko na lang siguro babanggitin. But yun yung original na brand talaga dyan. Tapos, nasundan niya ng, ano, ng feed premix. So, there are two ivermectin sa baboy, Miss Amy, na available. Injectable at saka feed premix. Yung mga yan ay ginagamit talaga natin. Natin lahat yan. Laban sa dalawa, internal parasite, yung mga bulate, at saka external parasite, yun yung mga galis, yung mange. So yun yung purpose talaga ng paggamit ng ivermectin eh. At nagiging malawak na gamitan yan worldwide sa paggamit ng ivermectin. Kasi isa yan sa mga approach sa pag-control ng internal at external in one. Kasi yung mga kilala natin, yung mga flubendazole, albendazole, yun yung mga nagagamit dati, internal parasite lang. Eh nung dumating tong ivermectin, may kasamang skin disease eh. Eh ang inahin, very prone sa skin disease. Ang starter, yung nasa nursery, ay prone din sa skin disease na related sa mange, yung katikate. So nung ginamit itong mga ito, nakakatulong ng malaki. Although sa tama si Dr. Rosie, paminsan-minsan may mga lumalabas na yung mga lapses, alam nyo na yun. Yung injectable, ginagamit yan sa inahin kasi mas madaling i-inject sa inahin eh. Pero pag sa mga nursery na paramihan na yan eh, hindi na practical ang injection dahil marami. So dumating yung feed premix, yung ihalo sa feeds. So nung ihalo na sa feeds, 7 days nga lang na panggamutan, tuloy-tuloy. Now, effective siya, nakokontrol yung mga bulate, na siya nakaka-apekto sa growth ng baboy. So, nagiging practice na siya, kaya nagulat lang ako. Nagugulat kami, nabigla na lang ang ivermectin na sa pang-treat na ng COVID. But anyway, yes. hindi naman namin ko-question yung Dr. Sosie, yung mga expert na doktor din eh, ng tao na ginagamit yon. At mayroon tayong mga kapatid din sa industry na nag-tipate na rin nun. So, yun yung sa experience nga nila. Kasi may mga kanya-kanyang experience. Ngayon, ang tanong isa baboy, ang ivermectin, ano ba yung tanong nga natin? Sa ASF, no? ASF. Yes, ASF. Nag-discuss kami sa Philippine College of Swine Practitioners. Wala kami nakikitang aspect o punto na ma-treat ang virus. Kasi hindi naman siya nakaposisyon talaga sa antivirus. So, naging political issue nga yan eh. Meron nga ibang sangay na pamahalaan na parang sinakyan yung issues at pinalabas din na susubukan din daw sa ASF. Ewan ko lang kung sino yung veterinary yung kausap. Kasi nila. Una sa lahat, sabihin na natin, malawak na rin kasi ang na-reach ng ivermectin sa baboy. So kung hindi man lahat, baka mga 60% o 50% o 70% gumagamit ng ivermectin. Bakit may outbreak ng ASF? Ayun, yun ang tanong ko. Yung mga ginagamit eh. Thank you, Doc Vero. Ayun nga, naliwanagan ba, Amy, ang tanong mo? So ako naman, ang tanong ko, Doc Vero, thank you sa pag-guest dito sa aming programa. Ha? So ano naman ang mga huling mensahe natin para sa mga hog raisers? Dapat na ba o hindi pa muna dapat na lumakas ang loob sa pagbabalik sa pag-aalaga ng baboy? Yeah, ako ba muna o si Dr. Sosie na? Farmer veterinarian, swine farmer, swine veterinarian at saka practitioner na swine. So, okay. Magandang mga opinion kasi itong kay Dr. Sosie, may relation sa ano to eh, sa financial eh. Financial part, ano. Kaming swine vet, talagang puso lang ng puso, alam mo kami, very positive lang kami sa swine vets eh. Itong kay Dr. Sosie maganda kasi may financial part eh, no? So siyempre. Now sa aking part, si Dr. Si Mamiya, sa aking part is, positive thinking, nakikita ko yung result. Backyard, may prerequisite talaga, Miss Amy. Kailangan meron talagang testing bago pumasok ang baboy. Kailangan ang environment natetest, kailangan ang baboy na dadalay natetest. Yan ang must. Now, pagkano lumusot sila doon, sige, pwede na. Kasi hindi naman din karamihan yun, ano? Ang commercial, ibang scenario. Test din, environmental test din, at test din yung animal bago pumasok. Ngayon, wala pang vaccine. Masyadong, siyempre, threatening yun eh. Magsimula na po, sentinel lang, pang-pangsimula lang, pang-exposure lang.
simula ng kaunti-unti, huwag biglain. Konti ngayon, pag nakalusot yung 10 plus 1, meaning 10 plus 1, Miss Amy, is buy 10, kasi madalas yan ganun eh, 10 guild plus 1 free guild, mga ganun, ano? Then, depende sa size ng farm, adi next quarter, lagay ulit. Pag nakalusot ng 3 months, lagay ulit. Hanggang unti-unting maka-reach nung desired na population, baka nung time na yun, nandyan na rin yung bakuna. Pero wag muna masyadong marami. Yung manageable level lang. Konting exposure lang, pag-expose lang. Yun lang ang nakikita kong aspeto. But syempre, ito pa ho, huwag kalimutan. Baka naman nakakalimutan ang ibigay yung mga regular vaccination program para sa ibang sakit. Kasi kanina nagbanggit si Dr. Cora about Miss Amy about swine flu eh. Yung swine flu, nakalimutan nyo na yung swine flu, is also... Yes, tinatanong ko yun. Yung difference also a virus. Isa ring respiratory virus yun na halos kamukha rin ang sintomas sa ASF. So, delikado rin yun. Yun na nga lang, alam natin ang flu na medyo seasonal. May mga tinatawag na seasonal. December, taglamig, hanggang January. Meron ding change of weather sa May to June. Mga ganun na seasonal. Pero marami rin nag-alangan dati sa ibang lugar, sa south na, naku dok, baka itong may baboy kong may sakit, baka flu, baka ASF to. Alam nyo, nung matest namin sa ASF, PCR, negative po siya. Nung tinest namin sa PCR sa swine flu, positive pala sa swine flu. So at least yun na-identify. Kaya balik ulit ako. Kailangan po, huwag kalimutan, commercial farm, magbabakuna pa rin ng mga dating vaccine na ginagamit. Hindi pa rin ho nawawala ang threat ng mga ibang respiratory at enteric at systemic diseases like hog cholera, PRRS, PCV. Ngayon, sa backyard, basta po, lagi naman po dyan hog cholera vaccine ano, binibigay. Basta huwag pabayaan yung alaga ninyo. Pero mas malaki po ang role ng management practices. Yung pong biosecurity na pagilanggit ko kanina, mahalaga po yun. Idikit nyo na po sa wall yun. Kasi yun ang talagang tinatawag nating susundan nating programa sa loob ng farm. Salamat po sa inyo at marami magandang umaga o magandang hapon sa kaninyong lahat. Yes. Thank you, Dr. Raul. Dr. Sosie, sasagot ka ba? gusto ko nga, siyempre may pros and cons yan. Ano? Yes. Ako naman masasabi ko sa viewers, kung maliit ang kapital mo at tinamaan ka na, baka sa susunod at tinamaan ka, mauna ka pa sa baboy. At maraming cases na ganyan dito sa amin. Meron nag-alaga, na retired police, lahat ng kanyang panay, natanggap niya yung mga pensyon niya. Nung tinamaan ng isya, at meron din kami mga kasamahan na nung kasugsagan ng tama, may port supply siya sa Bulacan, meron din siyang baboy at tinamaan. Hindi niya makaya dahil sa laki ng putang niya, nagbigte. Sana wag gawin ng mga OFW natin yan, yung mga viewers natin. Ang sa akin, ganito. Bakit kayo nagkukumahog? Bakit kayo nagmamadali? Ako, hanggat walang bakuna, at kung may bakuna, gusto kong makita how effective ang bakuna. Dahil tayo lahat ay nagsasabi na hindi lahat ng bakuna ay 100%. Bigyan lang ako ng 90%, go ako. Dahil hindi maliit na puhunan ang ilalagay mo sa pagbababoy. Number 2, hanggat nakakakita ako ng maling yung mga produkto ng mga dried goods ng galing ng China at ng ibang bansa na hindi naman dumaan sa registration, aba, magdalawang isip tayo. Okay. Dahil dyan natin nakuha yan. Hanggat hindi naayos ang border control. At ang sabihin ko, para sa mga viewers natin, wala na ba kayong alam na ibang negosyo? Pwede kayong mag-alaga ng rabbit. At magtanim ng lahat ng klase ng mga vegetable at saka crops. Pwede kayo mag-free range na pwede kayo magbenta ng fertile egg ng day old. Kaya nga nandito tayo para ito pag-aalaga o pag-ahalaman. Sa akin, well, mag-intay tayo hanggat hindi sigurado. Yun lang ang sa akin. Thank you. Ako naman parang ang takeaway ko po dito sa ating usapan, no? Kasi dalawang panic yung nakita ko. Isang galing talaga doon sa farmer at yung kay Doc Vero. Pero nakikita ko po talaga
maghintay at the same time yung tamang practice. Importante, naghintay ka, may pakulang, pero hindi naman din makasunod yung biosecurity. Eh, sa community, kailangan pong magtulungan tayo. We need to be united para po masolusyonan natin ang ASF, small backyard, commercial, kasi it can affect everyone. At yun yung pinatatakutan natin, mawala yung industriya. Kaya maghintay tayo at the same time, i-practice natin kung ano yung ginagawa natin ngayon para hindi na siya lalong lumala at magkaroon pa po tayo ng mga pagkaing baboy sa ating kapagkainan. Diba? Yun naman yung gusto natin. Masarap po kayo sinigang na baboy, lechon, yan yung mga namimiss natin. Kaya looking forward po tayo sa pagbabalik ng pagbababuyan dito sa ating bansa. Ito po ang agree ako dyan. Agree ako dyan. Agree ako dyan.